Magandang gabi po mga kaibigan. Binabati ko po yung mga OFW na katulad ko na sa iba-ibang bansa. Ngayon, ang gagawin po natin, medyo na late na po, sorry po, kasi sobra po talagang busy. Tsaka nung isang po, nagawa po kami. Kaya lang, di po namin na-video dahil sa dami ng bisita. Eh, nakakayaan po may bisita, nag-video kami. Naubos na po yung leche plan na re-request nyo. Ngayon, magawa na lang po ulit tayo. At ito, inaalay ko doon sa birthday niya today. Si Joanne Paula Galang. Binabati kita. Yung nasa Middle East din siya. Birthday niya ngayon. Ito handa ko para sa'yo. Yung leche plan. Simple lang po ang leche plan natin. Kung ano po yung nakagawian ko na niluluto namin. Yun lang po. Ewan ko lang po sa iba. Sana po magustuhan nyo. Ang magiging sangka po natin, ito po, nag-ano na ako ng medyo, ang tawag po rito sa sugar nito, gagawin natin caramelize, sigunda. Ngayon, ito po yung sugar powder, kasi mga pancake po, ito para soft po ang ating leche plan. Tapos, ito po ang nakagawian namin, ginagamitan po namin itong, ano nga ba ito? Dayap. Ito pong dayap na ito, ginagamit po namin ang mga kapatid ko, nanay ko, sa Biko din po, at saka dito nga sa leche plan. Marami po itong pinagagamitan. Ang sarap po nito sa Biko, kung natandaan niyo yung Biko noon, parang wala akong available noon eh. Pero masarap po ito, at saka sa leche plan. Lalagyan din po natin ang vanilla. Tapos, ito po yung condensed na ilalagay natin, at saka yung ibap na ilalagay natin. Ngayon, ang gagawin lang po natin, 12 pieces nito. Enough na po sa mga isinasangkap natin ito. Ngayon, ang gagawin po natin, i-caramelize muna po natin ito bago po tayo mag-start magawa ng leche plan. Napakadali lang po, ang bilis-bilis. Diary ko na po. Basta alalay lang po kayo. Baka masurog. Nangyari na po sa akin yan. Dito, para hindi na po tayo saling-saling. Yan, ganyan lang po natin. Ngayon, medyo halu-haluin po natin. Natatangay po ng hangin kasi lagi namin ng hangin yung itong yung ano natin. Ayan, gaganyan-ganyan na po natin. Ayan lang. Na-paramalize na po siya. Ingat po natin na masunog. Kasi kahit wala na po sa apoy ito at sumusubo-subo po siya, naku, nasusunog po yun. Para po yan katulad po ng latik, alalay lang. Kaya nag-start na siyang umilit. Tabaw lang po ito, okay na. Kaya yung segunda kong tawagin ang kinuha ko, medyo dark na siya. Dahil yun lang po ang kailangan natin, magkaroon ng dark yung ating magiging caramelized na gagawing leche plan. Kaya nag-start na po siya, umilit. Maliit lang ang plate ito. Siya maging karamay, para malice, bubulol ako. Ito na po siya, yan. Konting tiyaga lang po. Kasi, ganyan po talaga. Gusto kumain ng masarap. Tiyaga tayo. Matunaw. Nag-start na siya mag-dark. Tsaka matunaw. Ikot-ikot lang po natin na ganun para yung mga nasa sulok-sulok matunaw siya. Para maganda ang inyong caramelized na gagawing leche plan. Yan. Alam po, babalansin lang natin siya. Yan. Para inog-inog siya ganyan. Mag-blend po yung ano nila. Mag-buo-buo. Yan na siya. Inaano ko lang siya para pantay po ang ano niya. Ayan. Okay na po yan. Ito po na ang gagawin natin para sa leche plan. Ngayon,
May tagahawak po ako kasi ang hirap po na amnesia. Kukunin ko po si egg white. Lilipat po natin si egg yolk din eh, sa kabila. Yun. Awak na ulit pamangkin. Isa na po tayo. Pag po kasi ang egg luma, nababasag agad yung egg yolk niya. Ah, ito okay lang siya. Ayun. Kaganda. Ayan. Ito siya. Oops. Ang ganda itlog. Hindi siya ano, luma. Ayun. Ang pangina, luma. Ayan. Ayan. Patsa pa. Labindalawa po ang gagawin natin, ha? Wow. Okay, masarap itong Mercedes, itong egg white. Kaya lang, egg yolk gagamitin sa leche flan. Kailan tayo, apat pa lang. Ayan. Kasarin sa malaking bowl kasi marami po siya, hindi po siya kasya dito. Atin po siyang ibibit muna ng konti. Ang paganyan. Kahit po hindi siya masyadong ibit kasi magbababol siya. Ngayon, ilalagay po muna natin yung evaporada. Butasan lang natin. Sugar na white sugar na ano siya, fine po yung sugar na yun, ginagamit po sa cake. Ngayon nihahalo na po natin yung condensed. Isang lata lang pong condensed at saka iba. Tapos 1 cup of sugar na white. Yung fine po siya. Ngayon, lalagyan po natin ng 1 half teaspoon na vanilla. Huwag po sa sobra. Kasi lahat po ng bagay, pag sobra, hindi masarap. Kasi may lalagay po tayo nito. Ayan. Magyan lang natin ang extract na magandang amoy siya. At ito rin po, maganda amoy niyan. At malasa, masarap.
atin pong i-blend mabuti kasi yung sugar para matunaw siya. Napakasimple lang po. Kahit po nakapikit kayong magagawa niyo ito. Mga paggawa ng mga lechikla. Napakadali lang naman po. Dahil lang, gusto niyo yung nakita yung version ko. Marami nang nag-request. Nahuli na lang ng Christmas. At talaga naman po napasabay kasi pagtatrabaho namin dito sa bahay. Napakarami. At wala, lagyan na po natin ang daya po. Ang daya po, ang kail kukunin natin, mga balat lang niya. Ako, ang talim. Diyos ko, baka ang kamay ko mapugkod. Yung balat lang po ang kukunin. Ang bango. Ang pakasarap po nito sa bikurin. Meron pa pong nilalagyan nito eh. Naisip ko nga kung saan yun eh. Basta sa mga kakanin po. Ang bango. Sko, grabe. Parang gusto ko na siyang main. Nakakawala po ito ng umay. Di po ba yung mga sobrang tamis na nakaumay? Ito po hindi. Kasi nagbibigay po ito ng flavor. Napakasarap na flavor sa leche flan. Ito siya. Ayan, i-blend po natin siya. Wow! Kakaiba. Siguro po yung iba, sa mga parents nila, yung mga nung araw pang ninuno, yung mga style na merong, yung leche flan na merong diet, makaka-relate po dito. At talaga naman pong napakasarap. Mawawala yung pinaka, yung pang nauumay kayo pag sobra isang kagat, isang dalawa, tatlo umay na kayo dito po. Dahil sa dayap, hanap-hanapin mo yung lasa niya, kakaiba. Ngayon, ito na. Hindi po natin kailangan siyang i-blend kasi magbababol siya. Basta natunaw na po si sugar, tsaka na-blend na mabuti yung mga milk, yung condense, sa egg yolk. Okay na po siya. Ngayon, iba po sinasala. Eh, hindi na po natin salain kasi ito matatanggal. Ngayon, sasala na po natin siya dito. Ay, naputok-putok na po siya, oh. Kasi lumamig na. Ayan, kita niyo yung diet. Oh, Jesus. Grabe, ginoo. Ayan. Cover na foil para maiwasan po yung moist ng water pumunta sa ating leche flan. I-steam po natin siya ng 30 to 45 minutes. Kasi makapal po siya. Ayan. Lalagay ko na po siya dito sa ating steamer. Okay. Chicken naka 45 minutes po siya. Ngayon, lang po siya susundutin. Hi, pwede na po. O, pwede na. Hawain ko na po siya. Patayin na. Medyo mainit. Hindi muna siya pwedeng biglain. Babaksa. Kain na pa yun siya. Ito po, atin muna siya para lamigin.
siya. So, naipong po sa gitna yung ano niya, oh. Yung dayap. Palamigin po muna natin siya, saka natin siya ilagay sa isang plate. Halay po. At malamig-lamig na siya, pwede na natin siya din ilagay. Pero, tingnan muna natin siya sa mga gilid-gilid para masyado po itong sensitive. O, tingnan nyo. Kasi, fine na fine siya. Ito. Dito sana po successful. Ito na po siya. Ayan. Wow! Perfect! Ito na po ng isa. Ayan na po siya. Ang ating leche plan. Manipis lang pala siya. Yung dati kong ginawa, makapal eh. Ayan. Kasi po, yung dati ko palang ginawa, makapal kasi kasama puti. Ito po, egg yolk lang siya. Wow. Lalagyan po sana natin ng topping eh. Gusto niyo po ba? Kasi sintensyan, tikim lang po kasi hindi po ako masyado maano sa tamis. Takot po ako sa diabetic. Bibigyan lang natin siya ng magandang partida. Papartidahan lang natin siya ng maganda. Napaka-fine naman po nito. Ayan. Ngayon po, atin siyang titikman. Ako. Napartida na nga. Ayan na siya. Ayun. Napaka-soft po niya. Yummy talaga. Ito po. Atin na siyang titikman. Wow! Pwede ba sausaw dito yan? Very soft, creamy. Lasang-lasa po yung dayak tsaka yung vanilla nilagay natin. Ang sarap. Nako, ako po'y nag-iiwas sa mga matatamis. Pero kung ganito po kasarap, eh nako, bahala na naman si Batman. Tingnan niyo naman siya. Oh, nako. Ang yummy. Soap na soap. Yung daya po, ang sarap, ang linamnam. Grabe. Very delicious. Kako, titikman ko lang. Pero talaga ako po'y iwas sa matatamis. Pero, ang sarap po nun dayap, nalalanghap-langhap po po siya. Lasan-lasa. Naku eh, napaka-yummy. Naku, naghahanap pa ng syrup. Delicious. Ang sarap talaga naman. Grabe, gawa na po kayo. Simple-simple lang, alam ko lahat kayo gumagawa nito. Pero gusto niyo lang makita yung mga style ko. At saka yung mga, kung ano man yung mga side dish ko, yun pong dayap. Mga trabahong doon, dire-diretso na po yan, pati po mga chikahan natin.
Ito po ang gagawin nating lecho plan. I-share ko sa inyo yung style ko na sana magustuhan nyo. Ngayon, ang gagamitin po natin mga ingredients. Sugar, ayun, magkakaramalized na po tayo. Ayun, nabubulo na naman po ako. At saka ito pong dayak. Itong Philadelphia, yung cream. Masarap po ito, yung cream cheese po ito. Ito pong ginagamit ko para maging creamy yung ating leche flan. Tapos, evaporated po. Tapos, maglalagay din tayo ng mga toppings na itong coconut at saka ito pong mga kaong nata de coco. Ngayon, umpisahan na po at saka ito po ano, vanilla. Maglalagay din tayo kahit meron tayong ganito. Ito po yung nagdadala na masarap na lasa. Dahil sweet siya, parang hindi mo may ibakod kayong kumain ng sweet, parang naumay ka agad. Ito ang magpapais ng umay. Alam ko po meron nakakaalam na ganito gumagamit. Lalo sa mga parting Bulacan at mga Kapampangan, magagaling po sila. Ito po, magkakaramalize muna ako. Tapos yung itlog pa, la ito, montik na. Yung itlog ni Sandara, naipamigay ng anak ko yung iba. Sabi ko, gagawin kong leche flan. Maliliit lang po itlog ni Sandara. Ngayon, ang counted po natin sa dalawa, isa lang, kasi maliit siya. Ngayon, tatansyahin po natin mamaya. Ngayon, i-start ko na po i-caramelize to, tapos mag-ano na tayo. Ito po, ilalagay mo siya. Bilis siya, mag-a-add tayo ng konting water para madali matulaw. Yan. Tatansyahin lang po natin. Mukhang kulang ito. Pagka kulang sa pakiramdam nyo, pwede naman kayo mag-add. Kasi may mga ilang pa doon. Ito, nagawaan ko na to eh. Dagdagan po natin. Ito na po siya ilang pantsahan na lang. Ayan. Malais na siya. Atin po siyang iingatan. Baka masunog. Tapos itong gilid, hindi maano-ano kasi hindi po siya yung apoy na flame. Kaya yung gilid, hindi na maabot init. Pero okay lang po. At least matutunaw yung iba. Pagka flame ang ano nyo, lahat po yan tunaw. Yan. Lapit-lapit na po. Hindi natin siya susunugin. Magya lang. Pupulain lang natin ng konti. Para napakaganda ng ating leche flan. Yun. Naku. Yun. Ingatan nyo po yan. Nauusok. Nasusunog. Sira. Sira ang kalan. Ayan. Medyo anuhin lang natin yung init para magbalansa pati yung pagkapula niya. Gumanda ng konti. Nasa inyo po yung kung gusto nyo yung huwag masyadong mapula o makaramalize mabuti. Yan, pagka ganitong sumusog, pinatay ko na po siya, init na lang po ng kalan yan. Sumusog na siyang ganyan, ready na siya yan. Kulo pala, sumusog. Ang Tagalog ko po, malalim yung iba, ano po. Yan, okay na po ito. Yan, ilalagay. Siya. Mainit po yan. Mag-iingat kayo. Kasi ano lang po ito. Ayan. Yung siya mag-balansi. Bago matuyo. Mainit to. Ito niya uminit. Ito. Lagyan po natin yung maliliit. Ibang init niya. Pumula masyado. Pero okay lang po yan. Wow. Okay, iyan po natin bago matuyo. Balansin natin yung kapal niya.
i-blend na po natin itong Philadelphia. Masarap po ito. Naku, ito po ay napakasarap. Grabe, ang sarap. Yung last year nga po, gumawa ako yung aking anak na isa. Sabi niya, ti, ma'am, ang ano mo, sabi niya yan, ba't kakaiba ngayon? Sabi niya, lagyan ko ng cream. Ito, yung Philadelphia, kaya naman pala eh, kaya sarap-sarap kaya naman. Sana po magustuhan niyo. Ayan, ating pusa mo lang iaano. Ay, simutin po natin kasarap. Ma-blend natin mabuti sa mga egg. Tingnan po siya. Muna po siyang itatabi. Bibit na po natin si Ed dito. Mga itong sandara. Ayan. Ito po. Ano po pa ako na nalagyan ng mga ito. Pinagsasama ko po ang puti pagka gumagawa ako ng red chiplan. Pero dati po, hindi. Eh ngayon, sabi ko pareho din naman eh. Masarap din yung kasama ang puti. Sabi nila, tumitigas. Hindi mo. Masarap din. Ito, tatansyahin nyo. Ang counted ko dito, nabasa nyo isang. Counted ko po dito. Kasi maliliit na itlog, isang nara, isang piraso lang siya. Eh ano ito? Bali 20, 10 po. Magdadagdag po tayo ng ibang itlog. Itlog po yun sa ano, poultry. Eh, ito po native. Kaya medyo mapula-pula. Yung last year na ginawa ko, mga itlog po ng pato. Kasi may mga pato-pato pa kami noon. Eh, mapulang-mapula. Eh, kasarap po. 20 po ito, maliliit. Pagkaya native, gagawa kayo native, mas masarap. Yun, maliliit nga lang. Pero nasa inyo naman yung kung gano'ng karami gusto nyo gawin nyo. Ito siyang bibi. Mabuti, babalikan natin po itong ano, cream, cheese cream. Ngayon, mag-a-add po tayo ng 1 cup of sugar. Mag-a-add po tayo ng 1 cup of sugar. Hindi ko na siya kutsaranin. Idiretsa ko na. Ngayon, dahan-dahan po natin siya ilalagay dito. Ibibit natin siya dahan-dahan.
lalagay po natin itong kondensada. Isang lata po lang siya kasi meron na tayong 1 cup of sugar. Baka tumamis. Pero depende po sa inyo yan. Kung gusto niyo ng matamis, okay lang. Ngayon, ibibit po uli natin sila para mag-blend mabuti. One cup of sugar, one can of condensed, at saka one can of evaporada po ulit. Bigyan po natin siya. Okay. Yung mga nabiling ano nito, tuloy ano. Malupit. Iaangat ko lang ng korte. Butasin lang doon para may singawan. Yan po siya. Ay, creamy. Ngayon, bago ko po siya i-beat uli, atin po siyang lalagyan ng dayap. Ito po ang nagdadala ng lasa. Kumakalim po itong aking ano. Ayan, ganyan po, ayan o. Kaya ang sarap po niya, ano po. Mararamdaman niyo sa iba-iba, kakaiba ang flavor niya pag may daya po. Ito po yung nakagistang ko. Tapos talagyan lang natin ng 1 half tablespoon of vanilla. Oops, sorry. Ayan. Tatansyahin po natin yung magbibigay ng flavor sa kanya. Tapos, vanilla. 1 half tablespoon lang. Kasi meron na tayong flavor na dayap. Mangingibabaw po ang dayap. Ito pong vanilla, bango, at saka yung bango nitong dayap. Magbiblend po sila. Napakasarap at napakaganda ang amoy. Tignan pa natin ang daya kasi may egg pa. May yung ginawa ng maliit. Ayun. Yan. Ngayon, biblend po natin ulit. Yung vanilla, napakasarap ng amoy, ang bagbang na, hindi pa siya naluluto, ah. Parang asarap-sarap pa po niya kainin. Ngayon, i-mix ko na po siya dito sa egg. Para mabit na sila pareho.
Ngayon, depende po sa inyo yung tamis, ha? Kasi kami hindi masyadong maano sa tamis. Kaya, 1 cup of sugar lang, tsaka 1 can of condensed, tsaka 1 can of evaporated. Natin siya. Ibibit natin siya mabuti. Ang bango. Kasarap ng amoy. Hindi pa man naluluto. Masarap na. Okay. Ang bango po. Ang bango-bango talaga. Nag-bit-length yung daya at saka vanilla, parang sarap-sarap na sa ilo. Kalaban na naman ni Batman ko. Diabetic ang labat ko. Mahihilig po dito sila, kaya na kinukunto. Pati sa ice cream, ayan, lagi nila kababag na ice cream. Ayun, pwede ko sa matatangos ko ng anak ko. Ako lang nagpo-control. Sabi ko, huwag kayo masyado. Kita mo yung mga pinsan niya. May diabetic na, bata-bata pa. Sila yung ibig sila sa matatangis. Okay lang paminsan-minsan, pero hindi po dapat nabalas. Okay. Ayan, iiwan si, ano eh, yan ang kailangan nandiyan dyan. Kumakapit si Dayap dito. Ayan, ayan, ilagay ko. Ay, ang bango-bango po, Diyos ko. Ay, grabe. Pwede nang pabango. Joke lang po. Ito po, yung iba po kasi sinasala. Ako hindi nagsasala. Eh, kasi may lagay tayong mga Dayap na talaga nakamix dyan. Eh, hindi naman po natin kailangan yung tanggalin yung daya para sa lait. Maluluto naman po siya dyan. Ngayon, lalagyan na po natin siya dito. Nakaready na. So, bumuhos ko na lang po. Hindi ko na i-ano. Tatansyahin ko na lang. Ayan. Kita niyo yung mga daya. Uy, grabe. Sarap. The more makapal po ito, sarap nito. Hindi na ata malalagyan yung maliliit po. Hindi na nga. Ayan po siya. Tama lang pala. Tamo, yung half tablespoon na vanilla, amoy na amoy na. Nag-blend na yung mga amoy nila. Ngayon, magpapagawa. Ang gagawa na po tayo na. Papakulo na po tayo ng ano, tubig. Ng foil. Para protection po siya na huwag managyan ng tubig. Habang i-steam natin. Steam po ang natin natin. Dahil sa makapal po siya, mga 45 minutes to 1 hour po siya. Makapal po kasi. Kaya hindi siya makapal, manipis lang, kaya 2 minutes pwede na. Kaya makapal po siya, kasi maganda yung makapal. Kaya hindi ko na siya binawasan para doon sa maliliit na cup. Kaya lalagay ko na po siya doon. At babalikan natin mamaya, o orasan na lang namin. Natin ang 45 minutes chicken. 5 minutes na po ating busan chicken. Wow! Init. Ang pan-testing po natin para malaman natin kung luto na, tundutin natin ang stick. Pero bago po yun, tanggalin muna natin si oil. Kaya ka ang sipit.
Pagka rin po. Dandanan. Magpapaso si Aki. Wow! Ako, ang ganista. Ay, pero chichicken po natin muna siya. Ay, hindi pa. Kasi makapal siya. Ito, makaano pa siya. Ilit ah. Hindi pa po, pakapal pa eh. Kaya kailangan ito, ano pa. Mga 15 to 20 minutes. Ano natin siya, October uli natin siya magtutuloy. Hindi po, takpan po natin yun ah. Ang init po. Masyado po siya makapal, mga 2 hours na po siya. Ay, naka almost 1.5 minutes. Ngayon, dahil sa mainit po, eh, makapal itong ating ano, inano po siya. Chinek. Ano muna po, check muna natin siya. Okay na. Luto na po siya. Wala na po siya yung kumakapit-kapit. Parang ginalang po natin siya bago natin siya hanguin. At napaka-init po. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kakayan. Palabigin muna natin siya. Ay, okay na siya. Konting labig pa po. Palabigin muna natin. Yan. Tatakpan natin mga 5 minutes. Tanggalin muli natin kasi babaksak siya pagka yung open natin na mainit pa. Ayan. Kaya natin siya lumamig. Pilipipak po siya sa malamig. Kasi mainit yung plate ng kalan. Ayan. Kaya buksan ulit natin mga 5 minutes. Ayan po siya. Lamig-lamig na. Kasi lamig po dito sa malamig. Hindi pa mapapilis. Medyo mapilis po siya. Chicken lang po natin siya. Nadikit po itong ating foil, kaya ayan, o nadikit siya, sumama. Pero sa likod naman po, ayan. Ayan, chicken natin kung okay na siya. Ah, medyo okay na siya. Ayan, ituhin lang po natin. Pag kailangan po talaga ito, ilagay sa rep muna. Baka masira eh, kaso kailangan ng ano, medyo inaantok-antok na. Gabi na po kami dito. Yan. Lagyan lang po natin siya ng ano sa gilid para madali siyang malaglag. Ayun. Ako. Ngayon, ganito po ang gagawin natin. Finish siya. Kailangan mabilis. Wow! Medyo nag-dark po siya ng konti, pero okay lang po yun. Ayan. Bababa natin yung mga syrup niya. Ayan. Lalagyan po natin siya ng mga topping. Para po yung mga gustong kumain, i-slice lang sa mga gilid-gilid na ganyan. Kanya-kanya sila ng dukot. Ayan, dukot. Iba na naman po. Ayan, ano ko, medyo malalim na Tagalog na naman. Para po meron siyang naiibang lasa. Kasi may natikman po ako ng ganyan eh. Sa mga Chinese. Mahilig sila mag-topping-topping din. Pero masarap naman po talaga. Ayan. Tapos, lalagyan po natin to para may design tayo. Kakaiba po yung leche plan natin. Maarte yung prinsesa niya eh.
Masarap po kasi yan eh, pagka yung i-slice kayo, may iba kayong mga ngata-ngata. Mga ngalot-ngalot, iba siya. Ang sarap. Po siya. Lagyan natin dito. Umikit na. Ito ang ating ketchup lang. Yung mga fruit na nakahalo. Ngayon, lagay pa natin yung iba sa gitna. Ay kawawa naman yung gitna. Malaglaga. Ayan po siya. Titikman pa po ba natin siya?